mula dito sa DWIZ Manila. Sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Headlines sa IC Balita Nationwide panghapon, ngayon ay December 23, Miyerkules. Biyahe mula sa United Kingdom, sinuspindi na ng pamahalaan dahil sa banta ng bagong usbong na COVID-19. Bagong strain ng COVID-19, maigpit na binabantayan ng Department of Health. Ulat na mas mapanganib ito, pinawi ng mga eksperto. Kaso naman ng COVID-19 sa Rizal, patuloy na dumarami ayon sa UP Octa Research. Mga negosyanteng mananamantala ngayong holiday season, binalaan ng Malacanang. Sa serya ng patayan sa bansa, sisilipin na ng DOJ. Panawagang buhayin ang bitay, ipinauubayan na sa Kongreso. Tay bayong dagat, U.S. President Donald Trump nagbantak hindi lalagdaan ng COVID-19 relief bill sa Estados Unidos. Sa sports, laban ni Conor McGregor at Dustin Poirier, tuloy na. At sa balitang pangkalusugan, benepisyo ng maligamgam na tubig, alamin. At sa showbiz, documentary film ni Ariana Grande, umani ng mga papuri. IZ Balita Nationwide. Ako sa kanan ni Mayor Mon Ilagan, ako po si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Inaprubahan na ng punong ehekutibo ng presidente ang pansamantalang pagsuspindi o pagpapatigil sa lahat ng biyahe na galing sa UK o United Kingdom. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo, Secretary Harry Roque, ang naturang hagbang ay kasabay ng natuklasang bagong strain ng COVID-19 sa naturang bansa. Mababatid na maging epektibo ang kautusan simula alas 12:01 ng madaling araw o ng hating gabi, December 24 at pagtatagal hanggang December 31 ng taong ito. Paliwanag ni Roque, ang mga biyaherong nanggaling sa United Kingdom sa loob ng 14 na araw na planong pupunta sa Pilipinas ay pansamantalang ihigpitang makapasok ng bansa. Habang mga biyaherong nasa biyahe na at darating bago sasapit ang 12:01 ng madaling araw ng December 24 ay ipapasa ilalim naman sa 14-day quarantine sa New Clark City sa Pampanga at itetest sa COVID-19 bago tuluyang payagang makapasok ng Pilipinas. Kung ang biyahero naman na mula sa Pilipinas at gustong bumiyahe papuntang UK, kinakailangan itong dumaan sa existing exit protocols ng dalawang bansa. Wala pang matibay na ebidensyang makakapagpatunay na mas matindi bagong strain ng COVID-19 o coronavirus. Ito ang binigyan din ni Health Secretary Francisco Duque III kaugnay ng bagong usbong na COVID-19 na sinasabing 70% mas makakahawa. Ayon kay Duque, lumabas na mas mataas ang transmission rate ng bagong strain ng COVID-19, ngunit wala pang makapagpapatunay na mas matindi o mapanganib ito sa kalusugan. Gayunman, tiniyak naman ni Duque na naka-full alert na mga otoridad upang hindi na makapasok pa sa bansa ang bagong strain ng COVID-19. Alas 4:08 ng hapon, magpupulong naman ang pamunuan ng WHO o World Health Organization. Iti para talakayin ang gagawing hakbangin hinggil sa natuklasang bagong strain ng COVID-19 sa United Kingdom. Ayon kay Hans Klug, ang Regional Director for Europe ng WHO, masusi nilang binabantayan ang bagong strain o uri ng virus. Dagdag ni Klug, kanilang pag-uusapan ng mga posibleng gagamiting strategya o paraan para sa gagawing COVID-19 test, pagpapabagal sa pangahawa nito o transmission, dahil dito managpatupad na ang Pilipinas ng pansamantalang pagpapatigil sa mga biyahe mula United Kingdom. Bukod pa rito, nagpatupad na rin ang travel ban ang India, Argentina at mga kaparehong pangambang hisipa ang kaso ng COVID-19 sa mga naturang bansa. Lumawak pa ang international alarm dahil sa manoy bagong variant ng coronavirus sa United Kingdom.
Kasunod na rin ito ng pagdami ng mga bansang nagdedeklara ng travel ban sa UK dahil sa takot sa bagong COVID strain. Tumaas pa ang alarma matapos ang report na mga biyahero mula sa South Africa ay bawal muna magtungo sa ilang bansa dahil din sa bagong variant ng virus na nadiskubre ring iba sa UK. Una nang nag-report ang mga bansang Australia, Italy, Netherlands at Denmark hinggil sa bagong strain din ng coronavirus. Ibinabala naman ng kilalang virologist mula sa Regan Institute for Medical Research sa Belgium na si Mark Van Ronst na malalaman din ng marami pang bansa ang pagkakaroon nila ng mga bagong strain ng COVID-19. Patuloy na dumarami ang bilang ng kaso ng COVID-19 o coronavirus disease sa Antipolo. Ito mismo ayon kay Professor Guido David ng UP Octa Research ay kung saan sinabi niyang partikular na dumarami ang kaso sa bayan ng Cainta at Antipolo. Sa Cainta. Mayor! Sinabi ni David, dapat nabantayan ang naturang lugar upang mamonitor kung magdadagdagan pa ang kaso ng COVID-19 sa nabanggit na mga lugar sa mga susunod na araw. Sa naunang report ng UP Octa Research, tinukoy nito ang NCR o National Capital Region, Bulacan, Isabela, Leyte, Pangasinan, South Cotabato, Negros Oriental bilang areas of concern dahil sa biglaang pagdami ng kaso ng COVID-19. Salamat si Manila Mayor Isko Moreno sa pamunuan naman ng BIR o Bureau of Internal Revenue makarang kanselahin nito ang tax liability ng lungsod. Ayon kay Moreno, aabot sa higit 202 milyong piso ang halaga ng utang sa buwis ng lungsod sa BIR na siya namang lumubo matapos ang pagpapabaya ng dalawang nakarang administrasyon. Kasunod dito, agad na inilaan ni Moreno ang natipid na milyong-milyong pisong halaga ng tax liabilities para ipambili ng bakuna kontra COVID-19. Kasunod dito, pinapurihan ni BIR Commissioner Cesar Dulay si Moreno dahil sa aniyay pagiging proactive ng alkalde. Paliwanag ni Dulay, kung hindi ito inaksyonan ni Moreno, tiyak na nalagasan na ng milyong-milyong pisong pondo ang naturang lungsod. 11 minuto ang nakalipas sa alas 4, alamin natin ang latest count sa COVID-19 sa patuloy na pagtutugyan ni Patrol 5, Aya Yupanco. Tumaas pa ang bilang ng COVID-19 sa bansa matapos na makapagtala ng bagong 1,196 na kaso ngayong araw. Sa Kabuuan, umaabot na sa 464,000 at 4 ang tinamaan ng naturang sakit sa bansa. Sa kabila nito, ang aktibong kaso ay nasa 24,984 na lang. Samantala, nakapagtala naman ang DOH ng 564 na bagong mga recoveries. Dahilan para umabot na sa 429,972 ang kabuuan gumagaling sa sakit. Mayroon namang 27 bagong namatay sa sakit kaya umakyat na ang kabuuan bilang sa 9,048. Nananatiling nangunguna sa mga lugar na may naitalang mataas na kaso ng COVID-19 ngayong araw ang Quezon City na nakapagtala ng 123 na kaso. Sinundan ito ng lalawigan ng Rizal na may naitalang 84 na kaso. Nasa top 3 naman ang City of Manila na mayroong 74 na kaso. Ang Davao City ay mayroong 54 na kaso habang 49 kaso naman ang naitala sa lalawigan ng Batangas ay isang araw na lang bago magpasko at muling nagpaalala ang DOH sa publiko na paigtingin ang pag-iingat. Ayon sa DOH, bukod sa masarap at malusog na handaan, dapat pa rin mag-ingat at sumunod sa ipinatutupad na minimum public health standards. Partikular na sundin ang pagsusot ng full coverage face shield at face mask at umiwas sa pagkasabay sa masisikip na kumpulan ng tao. Iwasan ding magtagal sa labas kung maaari upang hindi na makakuha o mahawa pa ng virus. It is Patrol number 5, ayaw pa ang kunagulat sa impirmento ng lakas, DWIC. Alas 4.13 ng hapon sa ilang pang malalaking ulat, hinikayat naman ng Malacanang ang publiko na agad na mag-ulat o mag-report sa DTI o Department of Trade and Industry. Ito'y kung may negosyanteng mananamantala ngayong holiday season.
ay sa spokesman ng Pangulo, Secretary Harry Roque. Sa mga nais mag-report o magreklamo, mangyaring tumawag sa DTI hotline sa numerong 1384 o kaya mag-email sa consumercare@dti.gov.ph. Mababatid na may inilabas na SRP o suggested retail price ang DTI na saklaw mga Noche Buena items, kinabibilangan ng hamon, fruit cocktail, queso de bola, spaghetti, macaroni at iba pa. Kasunod ito, tiniyak ng DTI, wala pang pagtataas sa presyo ng mga Noche Buena items hanggang December 31, 2020. Normal ang sitwasyon sa headquarters ng Panike PNP kung saan nakakulong ang pulis Paranaque na bumatay sa isang magina sa nasabing bayan. Ipinabatid ito sa DWIZ ni Police Lieutenant Colonel Noriel Romboa, hepe ng Panike PNP sa Tarlac, kaya tuloy-tuloy pa rin o din ang 24 oras na seguridad sa kulungan. Normal situation naman naman po rito kasi suspect naman sumuko ng matiwasay lang sa Rosales Police Station. So, at the same time, 24 hours naman ang security natin dito dahil police station naman ito. Yung ano, VIP treatment sa ating suspect. And last Monday po, December 21, inquest na po siya sa Tarlac Provincial Prosecutor's Office for 2 counts of murder. Lumabas na rin po yung drug test niya. Negative naman po. Si Police Lieutenant Colonel Noriel Romboa, hepe ng Panike PNP sa Tarlac, sa panayam ng DWIZ. Taumdahin ang ulat na yan, mga testigo sa pagbaril ng pulis sa magina sa Panike Tarlac, bibigyang proteksyon na ng WPP ng DOJ. Detalye, Patrol 3, Bert Mosso. Kata, inihayag nga ng Department of Justice na nakahanda ang Witness Protection Program ng kagawaraan na magbigay ng kinakailangang proteksyon sa mga naulilang kamag-anak na mag-inang pinagbababaril at napatay nitong si Police Senior Master Sergeant Jonel Noesca sa Panike, Tarlac. Ayon kay Justice Secretary Medardo Guevara, na bagamat nakahanda ang WPP nitong Department of Justice, ay wala pa naman anyang o nagpapahiwatig o nagpapabiso mula sa pamilya ni na Sonia at Frank Gregorio na nais ng mga itong magpasailalim sa proteksyon ng Witness Protection Program ng Department of Justice. Pag-ilinaw naman ng kalihim na sino man ang niyang testigo sa isang krimen ay maaari namang mag-apply sa Department of Justice para sa kanilang kailangan proteksyon kung talagang kinakailangan ito. Dagdag pa ng kalihim na kung sakali man niyang magpapasailalim sa proteksyon ng Witness Protection Program, ang mga saksi sa naturang insidente sa Panike, Tarlac ay agad-anya nilang pag-aaralan ang magiging aplikasyon ng mga testigo upang matukoy kung anong nararapat na proteksyon na ipagkaloob sa mga nasabing testigo. Ito si Patrol 3, Bert Mosso Ragula sa MP Lumaytodo Lakas, DWIZ. Makikipagpulong ang DOJ sa IBP para i-assess ang mga nagaganap na patayan sa bansa o tinagreng extrajudicial killings. Sinabi ni Justice Secretary Medardo Guevara na magkipag-ugnayan sila sa IBP para pag-aralan ng mga hakbang kaugnay ng patayang nagaganap sa hanay ng legal profession o mga pinapatay ng mga abogado at huwes. Una nang ipinahayag ng NUPL, National Union of People's Lawyers, na 54 na ng mga nasabing abogado at huwes mula noong 2016 o sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, pagkapraning o pagkawala sa sariling bait, hindi maaaring gamitin depensa ng pulis na pumatay sa mag-ina sa Tarlac. Detaling yan mula Malacanang, Patrol 17, Jopel Pelenio. Ka Edwin at Senyor, hindi nga daw po magagamit na depensa ni Master Senior Sergeant Jonel Nuasca ang insanity na tinatawag na exempting circumstance para makalusot sa mabigat na kasyong kinakarap ito. So ngayon, paliwanag ni Presidential Spokesperson Tony Hardoke, maaaring ganitong depensa ang pagiging baliw kung sadyang wala sa katinuan o pagising ang isang isinasaklal. Subalit kung kung ang akusado naman, Ani Roque, ay malinaw ang kaisipan kung saan ay batid nito ang tapa at mali at ginawa pa rin niya, hindi aniya uubra na ito ay ma-invoke sa Capri Nuesca. Ayon kaya Roque, kitang-kita naman ang punot dulo ng kanilang pinag-awayan at naniniwala ang kalim na batid ng suspect sa double murder na maling gamitin ang baril ng pamahalaan upang pumaslang ng kalaban niya
sa isang property dispute. Nanangulugan ito, Ani Roque, na hindi magagamit na depensa ni Nuesca ang pagiging baliw o pagiging baliw man kung sakasakali. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Impilang May Karong Lakas, DWIZ. Mga karagdagan, ulat at malalaki pang balita ang ihatid namin sa inyo sa aming pagbabalik. Philippine Standard Time, alas 4.19 ng hapon. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Tayo sa balitaan, alas 4.21. Kami pa rin po ang inyong mga tinig balita. Ako si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Dumistansya ang Malacañang sa isyu ng muling pagbuhay sa panukalang bitay o death penalty. Ito ang naging pahayag ng Malacañang sa gitna ng panukalang ipasa ang parusa kamatayan. Makaranggang walang awang patayin ni Police Senior Master Sergeant Gionel Nuesca ang mag-inang sina Sonia Gregorio at Frank Anthony sa panikitarlak. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, kanila nang ipaubaya sa Kongreso ang muling pagbuhay sa panukalang death penalty. Gitpa ni Roque, naumpaman ay parayadad na ng Administrasyong Duterte ang muling pagbuhay sa death penalty, partikular sa mga wide-scale drug trafficking. Sa huli, naniniwala si Roque na nasa Kongreso ang problema dahil hatian niyang pananaw ng mga mambabatas sa issue ng muling pagbuhay sa parusang bitay. Limang ruta ang bubuksan ng LTFRB para sa 440 provincial public utility bus na mabibiyahe sa ilang probinsya simula bukas, Disyembre 24. Kabilang sa ruta ng provincial PUV na magbubukas bukas ang Baguio City, Pamaribeles, Bataan, Baguio City, Paolongapo, Zambales, NLEX, Baguio City, NLEX, Palawag City, Ilocos Norte at NLEX para sa Pagudpud, Ilocos Norte. Maaaring bibiyahe ang mga roadworthy bus na mayroong valid at existing certificate of public convenience o application for extension of validity at kinakailangan nakarehistro sa personal passenger insurance policy ng bawat init o unit sa mga rutang nakapanob sa MC. Bilang kapalit ng special permit, merong QR code na ibibigay sa bawat operator na dapat ilagay sa short band paper at ipaskil sa PUB. Ang QR ay maaaring i-download mula sa official website ng LTFRB. Bukod sa QR o code, kailangan ding sumunod ang mga pick-up at drop-off terminals ng mga naturang bus sa health and safety protocols bago payagang mag-operate ng local government units. Muling pinaalala ng LTFRB na walang taas pasahing ipatutupad sa mga nasabing provincial PUB maliban na lamang kung ipag-utos ito ng ahensya. Samantala, sa ilang pang pahabol na malalaking ulat, alegasyong may culture of immunity sa PNP, pinalagan. Kitalingan mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Walang naguutos na pumatay ng pumatay ang mga pulisa. Ito ang binigyan din ni dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa makaraang palagan at ipagtanggol ang PNP sa paratang na mayroon ditong culture of impunity o matinding pag-abuso ng mga pulis pero wala namang pinapanagota. Matapos ang brutal na pagpatay ng isang pulis sa Mag-ina sa Paniki, Tarlac, marami nagsabi na bunga ito ng unang umiiral na culture of impunity sa PNP. Tulad na sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo, sinabi ni De La Rosa na isolated ang nangyari at hindi makatwira na ituring na masama ang buong pulisa nang dahil sa krimen ni Police Master Sergeant Gionel Nuesca. Gayunman, iminungkahi ni De La Rosa na baguhin ang disciplinary mechanism ng PNP at bigyan ng kapangyarihan ang Philippine National o ang PNP Chief na agad na sumibak sa pulis na gumawa ng krimen o kalokohan at bibigyan na lang ito ng pagkakataon na umapila. Sa ilalim ng Republic Act 8551 o yung PNP Reorganization Law, may kapangyarihan ang hepe ng pulisya na sibakin ang pulis na lumawag sa batas at patakaran. Pero pagkatapos pa ng due notice of summary hearings, giit ni Senator De La Rosa, tularan ang AFP kung saan pwedeng agad sibakin at ipakulong ang chief of staff ang sundalo na gumawa ng pagkakamali o ng krimen. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa Impila Metodong Lakas sa DWIZ.
Agriculture Department, may babala sa mga magsasaka ngayong panahon ng pandemya. Alamin natin ang detalye mula sa ating kasama kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Bye! Benestades! Muling nagbigay ng paalala ang Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute of PhilRice sa mga magsasaka ng palay, partikular na mga nasalanta ng mga dagdang bagyo sa Visayas at Luzon, hinggil sa malaking pagsasayang ng pagtatanim ng sobra-sobrang binhim palay. Ayon kay Engineer Marvin Manalang, Senior Science Research Specialist ng PhilRice, sapat na ang 40 kilong inbred na binhi para sa isang ektaryan na lipat tanim, habang 60 hanggang 80 kilong binhi naman para sa tinatawag na sabog tanim. Siguraduhin lamang daw na ang binhing magagamitin na dekalidad at may minimum germination rate na 85%. Tinawag ding fake news ng PhilRice ang issue na mas tatas ang ani kung mas marami ang binhing gagamitin. Paliwanag na rin siya kung sobrang binhi naman ang gagamitin ng magsasaka ay magsisiksikan ang tanim na palay kaya't mag-aagawa na ang mga tanim sa espasyo at pagkain na magre-resulta naman sa pagiging malamya at mahina ng mga palay. Nagpaalala rin ang PhilRice sa mga magsasaka na dapat siguraduhin malusog ang mga punlang itatanim dahil mas magiging matibay ang mga ito laban sa mga peste sa palayan. Dagdag pa ng ahensya, sa ganitong paraan ay siguradong magiging mabilis ang pagbangon ng mga magsasaka sa gitna ng pandemya at kalamidad. Ito si Patrol 13, Gilbert Perdes, nagulat para sa Pilang May Totong Lakas, DWIZ. Samantala, inihayag ng Vatican na gagawin indoor na ang pagbibigay sa mensahe ni Pope Francis para sa holiday season. Ito ay makaraang magpositibo sa COVID-19 ang dalawang kardinal sa Vatican at bilang pag-iingat na rin sa posibleng pagkalat ng virus. Ibig sabihin, sa halip na sa balkonahin ng St. Peter's Basilica ay sasagawa ang Urbi et Orbi o To the City and the World na mensahe ng Santo Papa sa mismong araw ng Pasko. Gagawin na lang ito sa Hall of Blessings sa Vatican Apostolic Palace. Habang ang Angelus Prayer naman ni Pope Francis sa December 26, 27, January 1, 3 at 6 ay gaganapin na lang sa library. Binabala ng FDA o Food and Drug Administration sa publiko ang pagbili ng ilang mga produkto na hindi pa nakarehistro sa ahensya. Sa inilabas na listahan ng FDA, kabilang ang mga sumusunod na produkto: Shamrock Sultana Raisins, GSJ Peanuts Skinless Salted Peanuts Plain, Nelly Tablea de Jimenez 22 OG, Best Bio Essence Sure 3 Virgin Coconut Oil 250 mg at Sampaguita Turmeric Tea 170 gram. Paliwanag ng FDA, walang mga Certificate of Products Registration ang mga nabanggit na produkto. Ibig sabihin, hindi subaylalim sa FDA ang mga produkto kaya't walang kasiguruhan na ligtas ito for human consumption. IZ Balita Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Nagabanta si U.S. Incumbent President Donald Trump na hindi niya lalagdaan ang bilyong-bilyong dolyares na COVID-19 relief bill na siyang kakailanganin para matugunan ang pangangailangan ng bawat Amerikano na nawala ng kabuhayan dahil sa nagpapatuloy na pandemic. Ani Trump, dapat madagdagan ang ilalabas na pondo o ang halaga ng stimulus checks na siya namang ipamimigay sa bawat mamamayan ng Amerika. Gid pa ni Trump, ibang-iba ang panukalang ginawa ng mga mambabatas sa inaasahan niya. Mababatid na nais ni Trump na taasan pa ng US Congress ang halaga ng kanilang stimulus checks na $2,000 para sa bawat isa, habang $4,000 naman para sa mag-asawa sa halip na $600 lamang. Balitang pampalakasan! Pangakatunggali ni Conor McGregor si Dustin Poirier para sa isang non-title lightweight. Sa inilabas na pahayag ng UFC, magaganap ang nilang laban ni na McGregor at Poirier sa January 23, 2021 sa Yas Island sa Abu Dhabi. Mababatid na may record na 22 na panalo at 4 na talo si McGregor, kung saan siya ay huling dumaban kay Donald Cerrone sa UFC 246 na kanyang natalo. May 26 na panalo naman at 6 na talo ang makalaban ni McGregor na si Poirier. Samantala, handang-handa ng fans ni na McGregor at Poirier sa kung sino ang mananaig sa nalalapit na laban. Balita, pangkalusugan. Sadyang napakahalaga ng tubig sa buhay ng tao dahil tinatanggal nito ang mga toxins sa katawan. Dahilan naman, kahit mas healthy tayo at gumaganda ang kutis.
Nyor, eto, kaya pilit pa ng pinagagawa sa akin ni Japonesa. Sa Japan, bahagi ng kanila palang tradisyon yung pag-inom ng maraming maligam-gam na tubig. Totoo yan. Pag-gising pa lang sa umaga. Oh, totoo yan. Aming pinag-aawayan sa umaga. Tama yan. Uminom ka ng maligam-gam. Totoo yan. Kape-kape. Maligam-gam. Na tubig muna. Oh. Tama. Ayon sa pag-aaral, napakalaking tulong ng pag-inom ng maligam-gam na tubig sa umaga. Ito para maalis daw ang toxin, subalit mayroong limang dahilan kung bakit nakatutulong ito sa walang laman ng tiyan sa umaga. Una, nakatutulong pala sa ang maligam-gam na tubig sa umaga sa digestion at yung nagdudulot ng magandang digestive tracts kaya't gumaganda ang kutis. Nakatutulong din sa constipation ang pag-inom ng maligam-gam na tubig. Tama, pinakikita sa akin ni senyor ang kanyang mapula-pulang kutis. At dinudurog ng maayos ang mga pagkain para sa mas maayos na pagdaan sa bituka. Bukod pa rito, nakakaiwas ng timbang dahil nagdadala ang init ng katawan na ng pag-inom ng maligam-gam na tubig at nakatutulong para pabilisin ang metabolism ng katawan at pagsusunog sa calories. At kung lalagyan pa ng lemon, mas bibilis pang makasunog ng body fats. Mainam din ang pagpapakalma ng sakit at pagpapaganda ng blood circulation ng pag-inom ng maligam-gam na tubig pagising lamang sa umaga. Kaya sa mga hindi sanay, ugaliin nyo nang uminom ng maligam-gam na tubig para i-enjoy ang nasabing benepisyo kalinsabay ng sinasabi ng inyong mga partner, uminom ka ng maligam-gam! Balitang Showbiz! Umani ng papuri ang bagong labas na documentary film sa Netflix ng American pop star na si Ariana Grande. Ang Netflix film na pinamagatang Excuse Me, I Love You ay documentary film ng off-cam moments sa world tour ni Ariana kung saan makikita ang buhay nito sa likod ng camera. Dahil pinakaabangan ng kanyang mga fans, agad itong nag-trending sa streaming platform ng Netflix at naging worldwide topic din sa Twitter. Nakakuha naman ito ng 96% na Metacritic review ang naturang docu-film ng pop star. IZ Balita Nationwide. At yan mga kaibigan, sumenyo muli ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide rito sa DWIC. May todong lakas. Balitang sigurado. Apat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. At sa ngalan ni Mayor Bonnie Laga, ako po si Edwin Eusebio. At Senyor Ray Pacheco. Babalik si Senyor para sa kanilang palatuntunan. Teka, alas 4:32 na ng hapon. IZ Balita Nationwide.